Under strict confinement, ang limang kadeteng na video ang sangkot sa maltreatment ng isang plebo. Ang pinakamatinding parusang posible lang kaharapin. Sa report na saksing si Marisol Abdurrahman. Bawat sunto. Pati tadyak sa sikmura. Tinanggap ng plebo na ano ang ginawa para gawing tila punching bag. Nagsimula yan sa pagra-rabbit hop niya at ng isa pang plebo. Pero bumagsak siya hanggang sa sinipan na siya ng isa umanong upperclassman. Patawa-tawa lang ang kadeteng nagbibideo habang ang kasama tuloy ang pangangatay. Salitang PNA na ang ibig sabihin panghihays sa plebo. Biglang may sumilip sa kwarto kaya tumigil sandali. Pero pagkasara, tuloy ang pananakit. Hanggang sa may muli nagbukas ang pintuan, doon na natigil ang karahasan. Hindi yan isolated. Dahil sa isa pang video na kuha sa loob din ng kwarto ng mga kadete sa PNA, isang kadeteng kalbo ang pinalian. Saka... Tubuhan mo kanto na. Sige ako. Ang isa pa, inutosang sumabit sa pintuan ng aparador. Ang kadeteng siniko sa tiyan, pinupok ng helmet sa kamay. Habang ang kadeteng nakasabit sa pintuan, hinataw ng helmet sa buwetan. Kumpirmadong nangyari yan sa loob ng Philippine Military Academy na kailan lang ay nabatikos dahil sa pagkamatay sa hazing ni Cadet 4 Class Darwin Dormitorio. Ang nahulikam na pananakit ayon sa PMA spokesperson nangyari noong isang taon at kanilang iniimbestigahan. Anim na kadete raw ang dawit sa pananakit. Ang lima inilagay sa holding area at isinilalim sa strict confinement. Ang ika-anim, dati na raw sinipa sa PMA dahil sa ibang paglabag. The worst thing na pwede po mangyari sa mga kadete na involved is that they will be separated from the Philippine Military Academy. They will no longer be part of our family. Mga third class kadet na ngayon ang mga sinaktan sa video. Ikinadismaya ni AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo. Nakakalungkot lang talaga ay nagawa pa nilang i-video, no? Nagawa pa nilang i-video yung kanilang misdemeanor, yung kanilang pangmamaltreat, ano? Wala naman sigurong matutuwa kung ganun yung makikita mo. Ayon na mismo sa Armed Forces of the Philippines, maling-mali ang ginawa ng mga kadete doon sa pinaniniwala ang mga underclass cadets dahil wala raw nakita ang ASP na training value sa ginawang pananakit ng mga ito. Kung trip-trip lang, then definitely that's aggravating. Nakita ni rin ang Baguio City Police ang video. May nakikita kayong resemblance doon sa mga idinitaling ginawa kay Darwin? May pagkakawig, sabihin na natin, doon sa nakita natin sa video, yung panununtok at paninipa na nangyari kay Darwin. Para sa pamilya Dormitorio, patunay ang lumabas na video na talamak talaga ang hazing sa loob ng PMA at hindi isolated ang nangyari kay Darwin. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.